May presyo. Ilan? Ilang kilo po? Ay, nakalagay. Ay! Tinikitan ako ng pusa! Channel, it's me, Mommy Mariel Padilla. First of all, I want to say thank you so much. Maraming salamat po for watching my previous vlog, yung how I lost the 42 pounds. Maraming salamat po sa support and love na pinakita nyo sa vlog na yon. Sobra akong na-touch. Thank you, and lalo po akong na-inspire na mas magpapayat pa. Hindi yun doon nagtatapos. I am still in my journey. Hindi ko pa na-achieve yung weight goal na gusto ko. So, sana samahan niyo pa rin po ako. And let's see kung hanggang saan at gaano baka dami yung malus ko talaga. So, again, thank you so much. So, on today's vlog, today we are going to do a house raid, okay? Hindi naman sikreto sa inyong lahat na I grew up with my grandparents, and my grandparents love animals so much. I don't really talk much about animals because ako po personally, takot ako. Wala akong alaga. Wala talaga akong alaga. If I had it my way, siguro fish. Kaya ko mag-alaga ng fish. So today, yun ang ipapakita ko sa inyo, yung love ng mga grandparents ko for life and what I discovered. So we are doing a house raid this morning. Kaya ako gumising ng maaga because ang balita ko nung tinanong ko sila kung ano ang schedule nila, 4 nagigising na sila pero nakahiga lang sila sa kama. Tapos 7:30 nagbe-breakfast na sila. So gusto kong maabutan yung nagbe-breakfast na sila kasi gusto kong makita how they start their day, kung kamusta ba sila doon. Kasi matagal na rin akong hindi nakakapunta sa kanila. Feeling ko meron na silang pa-mini zoo. So yon ang ipapakita ko sa inyo today. Kasi ako, I am the opposite naman. I don't have anything against pets, pero hindi ako mahilig. Hindi ako mahilig talaga. Actually, ang totoo dyan, takot ako sa aso. I know na ang daming dog lovers and everything, pero ako, takot ako sa aso. As in, basta may aso, kakagatin ako. Yun ang aking thinking. So, good luck mamaya. So, we're here. Ayun na, may kumakahul na aso. And alam mo, na bahay na nila because nakalagay na ang ready to cook na steak. Yan ang business nila. Magdo-doorbell na tayo. Ayan na. Nagsimula na. Ay, natakot. Ayan na, everyday yan. Hello! Yuhu! Surprise! Sa bahay tayo ni Lola! Surprise, Lola! Sabi ka sa'yo, di ba pupunahan kita sa bahay one of these days? Ayan na ang mga pusa ni Lola. Nakaano na sa kanya. Naka-hello na sa kanya. At saka yan na si Jordan. Si Jordan, ang aso ni Lolo. Nabulag na. Aso yan ni Lolo. Nung nag-move out ako, yan ang ginawa nilang baby. Yan ang pumalit sa akin. Sana, wish ko lang, papasukin nila ako. Wish ko lang papasukin ako nila. Parang ayaw nila akong papasukin sa kanilang bahay. Nag-hi lang siya sa akin. Hindi niya ako pinapasok. Oh, ilan ang pusa na inaalaga mo ngayon? Walo. Walong pusa. Ayan si Grace. Hi, Grace! Si Grace, ilang years ka na kay Lola? 12 years na po, ma'am. Ito si Jordan. Sinusubuan.
Bulag na kasi. Tanda na. Oo, oo. Okay, so ano ang mga pangalan ng mga cats, Lola? Walo sila, ano? Si Juanita. Ito, ano, si Lola nagbigay dito ng pangalan eh. Oo, bago kasi. Oh, may bago pa, may bago. Pero nakalimutan rin yung pangalan ng bago. How about yung white na nandun? Tapos nakita ko may pinapakain pa sa labas hanggang ngayon kumakain pa. Mga kaibigan lang nila. Oh, kaibigan lang nila pero kumakain din. Okay, kumakain din ang mga kaibigan nila. So bukod dun sa walo, may mga kaibigan pa. Okay, tapos dito Lola, meron kang... Ito yung aking pagong. Okay, dito sa loob ng mga lumot na to, may pagong. May pagong dyan. Ano kinakain ng pagong? Chicken. Raw chicken ang kinakain ng pagong. Ito si... May budget yung pagong. Si ito, Marimar. Oh, ito naman si Marimar. Sa El Grande ko natin yan. Okay, sa bahay pa namin dati. Sabi nila, ang lover daw, kailangan dalawa. Pag na, yung isa namatay, mamamatay daw, susunod yung isa. Pero akalain mo ito, buhay pa rin. Welcome sa patribute sa akin ni Lolo at ni Lola. Ang bahay ni Lolo at ni Lola, lahat ako. Ayan na. Okay, so makikita nyo, dito pa lang, itong pillow na to, galing yan sa gender reveal ni Isabella. Tapos, ayan, pictures, puro ako. Ayan na, inilabas na ni Lola ang mga album, ang mga magazine covers ko, okay. Ko, ayan yung mga magazine covers ko, okay. May FHM cover. Balikan na, ang ganda, ang payat. Okay, ito ang aking chalk cover. Oh, ayan. Okay, eto pa. Ah, ito ano na pala, ito asawa ko na si Robin ito. Yan, sa yes. Oh, diba, memorize ni Lola lahat. Sa ito yung couch sa confession room sa Big Brother house. Ito yon. Yan ako, si Lola, ako ulit. Si Lola. Oh, may, wow, congrats, may picture din si Ate. Okay. Okay. Finally may picture din si Ate. Pero doon sa picture ni Ate kasama pa rin ako. Yan, wedding day ni Ate. Itong mga upuan na to, noong panahon na merong at home ka dito si Miss Charlene Gonzalez, nandun pa si Roxanne Ginoo at saka si Joros Gamboa, mini-makeover yung house. So yung time na nagmi-makeover yung house, kaya friends ko talaga si Darla at saka si Ate Jasmine, itong mga upuan na to, yung linagay nila sa kusina. So I remember that. Itong TV na to, itong Sony TV na to, I'm sure hindi na siya gumagana. Gumagana pa to. Ito yung TV ko sa uplate. Pag nagsasalita ako nun sa uplate, yan yung TV ko. Oh, I like this! Tingnan mo! Okay, kasi may steak business si na Lolo. So pag sinasagot ni Grace yung phone, eto, merong guide. May pag-guide si Lolo. What? Ribeye ba? Prime rib? Tapa o lamb chop? May presyo. Ilan? Ilang kilo po? Ay, nakalagay. Ay! Tingitan ako ng pusa! Okay. Lolo, sorry. Takot ako talaga dun sa kanila. Yan si Fiona. Si Lolo actually ang mahilig sa animals. As, oh my gosh! Wow! Nakita mo ba yun, Belen? Hindi, ang dami nun. Grabe! So pinapakain mo yan. Ano pinapakain mo dun sa mga ibon? Bird seeds. Nakita mo ba kung gaano kadami yun, Belen? Siguro, mahina yung 100. Mahina yung 100 na ibon. Sabi ko sa inyo, may pa-mini zoo si Lola dito sa bahay niya. Ito yung graduation ko. Graduation ko yan. Yan. Tapos ito naman, nung nag-talentadong Pinoy kami ni Robin, yan yung costume ko. Ito kami talaga. Yan kami talaga. Yan. Ito yung real na kami. Yan si Ate, si Lolo, si Lola. Yan kami. Ito yon. Ito ang pinaka. Lahat ng pa-condiments ni Lolo nandiyan na, name it, meron si Lolo. Lahat ng suka. Suka mula sa Visayas, suka mula sa Bigan, suka mula sa lahat ng suka, lahat ng bagong, lahat ng ketchup.
Lahat nandito na. Nandito na lahat. Ito na ang sari-sari store. Pinakamarami yung sa ibon dahil grabe sobrang dami nung ibon. So yan, kasabay nung gamit nila yung pagkain ng pusa at aso at ibon. So yan ang bahay ni Lola. So nakita na natin si Marimar, yung ibon. Sino pa? Si Toto. Si Toto, siya yung pagong na nasa loob ng mga lumot. Tapos nakita natin si Fiona, si Jordan, si Peachy, at saka si Juanita. Collie at saka si Bobby. And like a very good, malinis yung bahay. Isa yan sana sabi ko magkakaalaman kung talaga ano. Lola, ano yung reaction mo nung narinig mo na nandito ako? Paano mo nalaman na nandito ako? Pinatok ako ni Clay, sabi niya, Ma'am, nandiyan na si Mong Mariel. Ha? Sabi ko na nga ba, kaya nagtatanong ng oras kahapon eh. Ha. Na malalaki doon, si Bobby Brown siya, si Collie. Bobby Brown, okay. Puro ano yun? Stray dogs yun na homeless dogs. Pumunta sila doon, inalagaan namin. Aww. Natulog ka daw sa garahe, nasa lap mo daw siya the whole time para ma-relax siya. Para maging ano siya? At home. Para maging at home siya. Yun, magtataka ka kung bakit ako pet lover. Parang, at saka ka ngayon nagkaedad ako, parang konsuelo ko na yun. Parang ano Mariel, kung may nararamdaman ako, naririlib ako talaga. Parang sila yung nagbibigay ng strength sa akin. Okay, yun, wow. Nagbibigay ng strength. At baka lumawig pa yung buhay na may buhay ko kung swertihin. Salamat sa Diyos. So, that was a trip down memory lane, di ba? Ang daming ng mga pictures, mga throwback pictures na talagang, di ba ganun yun pag lolo at lola, talagang pre-preserve nila lahat, wala silang tinatapon. Lahat, kahit yung mga dati, mga magazines, dati mga pictures, kung ano ko sila iniwan, yun pa rin sila yung mga picture frames, kung ano yung mga nandun sa loob, dati, yun pa rin ang nandun. Nice to see na malinis yung house nila. Happy ako dahil okay sila, di ba? Yun lang naman talaga yung gusto natin, di ba, na yung mga mahal natin sa buhay. Ako lalo na yung lolo at lola ko kasi parang, oh my gosh, naiiyak ako. Sila yung parang, kaya nga sila yung nagpalaki sa akin, sila yung parang pinaka magulang ko. So, it was nice to see na okay sila. Alam mo yon na nakakain nila yung gusto nila. Natuwa ako kasi yung steak business nila, okay. Ang daming orders ng steak. Tapos, mag-order kayo ng steak nila. Sobrang sarap nun. Happy ako for my grandparents. Lagi ko sa kanila sinasabi na they don't have to worry about anything kasi I am here for them forever. And so, sana kayo din, lalo na dun sa panahon na to, huwag natin sila kalimutan at lalo natin ipakita yung pagmamahal natin sa ating mga loved ones. I'll see you again in my next vlog. Thank you so much for watching. Bye!